Yo, what's up sa inyo lahat? WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PH News TV. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, kakapasok lang. Finish na PRRD, Trump, Biden, harap-harap ang nilatag ang alas, PBBM, delikado na. At yun, paalala lamang, ito ay reaction video lamang. Ano bang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Nag-issue ang Pilipinas ng verbal note sa China para ay protesta laban sa harassment sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong nakaraang linggo, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Sa pakikipag-usap sa media sa sideline ng East-West Center Conference sa Pasay City, nanindigan si Manalo na ang pagsunod sa internasyonal na batas ay susi upang mabawasan ang tensyon sa mainit na pinagtatalo ng South China Sea. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na sadyang binangga at tinutukan ng Chinese Coast Guard ang mga blades patungo sa mga bangka ng Philippine Navy na nagsasagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barkong pandigma na sumadsad sa Ayungin Shoal. Dahil sa banggaan, nawala ng daliri ang isang Navy officer. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, na pumapatong sa mga eksklusibong economic zone ng mga kapitbahay nito sa Southeast Asia. Nalaman ng 2016 na arbitral award ang mga claim nito na walang legal na batayan, isang desisyon na tinanggihan ng Beijing. Ito, medyo sa mga nangangamba na magkakagera tayo with China dahil sa tension sa South China Sea, dahil sa mga EDCA sites na naidagdag itong panahon ni PBBM. Ito, good news. May nangyaring presidential debate sa Amerika. At alam nyo, yung resulta ng debate na ito, dyan ma-determine kung sinong mananalong presidente. At dito sa mananalong presidente, kapag si Trump ang nanalong presidente, malaking pag-asa na maiwasan ang gera with China dyan sa South China Sea. Ito, iparinig ko sa inyo yung news. Hindi ko pwedeng i-upload dahil baka ma-copyright ako. Naging disastrous, naging palpak ang performance ni President Biden sa debate at lamang na itong si Trump. At may panawagan na ngayon ang mga kakampi ni Biden na palitan na siya sa presidential election dahil mahina ang kanilang kandidato, mahina ang kaibigan ni PBBM. Nako, pag nanalo si Trump, I tell you, maiiba ang sitwasyon sa Pilipinas. Pakinggan natin ang balita. Debate performance has ignited calls for him to get out of the race. We are now getting breaking news reports about whether Biden will be forced to bow out or if the Democratic Party will still back him. Hello, everyone. This is Outnumbered. I'm Kaylee McEnany on this Friday. Also joining me, host of the Kennedy Saves the World podcast, Kennedy, Fox News contributor and president of American Spirit Enterprises, Tammy Bruce, Fox News contributor and former State Department spokesperson under President Obama, Marie Harf, and Fox News contributor and former Utah Congressman Jason Chaffetz. We are getting new reaction to whether or not President Biden will stay in the race after a shocking and frankly quite hard performance to watch last night that ignited widespread panic across Democrats. Within 30 seconds of Biden appearing on stage, he bizarrely appeared to address a non-existent audience. And as he slowly made his way to the podium, some folks began to sense something just wasn't right. Ito na yung speech ni, yung salita ni Biden ha. Pakinggan nyo. Parang hindi na siya, wala na siyang kakayaan na magpresidente. Yan, siya na yan o. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for dealing with everything we have to do with. Wala na, wala na. We finally beat Medicare.
trying to provide housing for Black Americans. The impact on the choice that Black families have to make relative to childcare. The idea that they're gonna, I'm proposing that everybody, the millionaires pay 1%. 1%. So no one after, I could not raise the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And he wants to get away with, get rid of the ability of Medicare for us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it just stopped. I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. Yan. Ganun siya magsalita at ang daming galit na Amerikano. He talks to world leaders. Keep that in mind. Those 90 minutes on stage sent Biden's re-election bid into total crisis. Crisis. It was a really disappointing debate performance from Joe Biden. His biggest issue that he had to prove to the American people was that he had the energy and the stamina. And he didn't do that. There was one Democratic congressman I was in touch with who was on Capitol Hill at a watch party with a number of other lawmakers. This member's own reaction was that he wanted to jump off of a bridge. He had one thing he had to accomplish, and that was reassure America that he was up to the job at his age. And he failed at that tonight. And, you know, you have to ask, how did we get here? They're having conversations about what they should do about it. Some of those conversations include, should we go to the White House and ask the president to step aside? Other of the conversations are... Okay. So, yun po. Mismong kapartido ni President Biden, yung mga Democrats, dismayado kasi nautal-utal pag nagsasalita. Kaparehas niya yung best friend niya dito sa Pilipinas, si PBBM, di ba? Minsan ganyan din nagsasalita na utal-utal. Ganun. 81 years old na siya. Matanda na. Kaya naalarma ang mga Democrats. Ito ah, wala pa yung party nomination. Hindi pa siya sure na presidente. Pareha sila ni President Trump. They are not yet formally nominated. Kailang sila. Sila na yung talagang maglalaban. Kailang itong performance ni President Biden, itong debate, nako, it's a total disaster. At marami ng mga, lalo na yung mga undecided Americans, nako, halos karamihan dahil sa performance sa debate, gusto na nila si Trump. Bago itong debate na ito, yung survey, ano? 48% pumapabor kay Trump. Sabantalang 42% kay Biden. So ilan yon? 90%. May 10% na undecided. So itong undecided na ito, mapunta kay Trump, plus yung mga dating mga Biden na dismayado, mapunta. So, dito makikita na malaking posibilidad na mananalo ulit si President Trump ngayong November 5 na election. So, what happens kung by November 5, Trump na ang presidente? Iyon na yung usapan ni PBBM at ni Biden, nako, I tell you, maiiba yan. Kasi iba ang foreign policy ni President Trump, iba ang foreign policy ni President Biden. Kaya, watch out! Okay? Kaya tayo namimiligro sa Pilipinas dahil sa EDCA site. Yung okay na lang sana yung initial EDCA sites, yung 5 panahon ni Pinoy. Okay man, hindi mo masyadong nag-react ang China noon.
Ang naidagdag ngayon, yung tatlong EDCA sites, dalawa sa Cagayan Province at isa sa Isabela, plus yung mga missiles, yung Typhoon o yung medium range capability system na missiles na nakatutok sa China, nandyan na sa Ilocos Norte. Diyan ngayon, inis na inis ang China at ginigipit na tayo, at kung hindi maiwasan ako, posibleng magkagera dahil sa missiles, dahil sa EDCA sites. Pag si President Trump na manalo by November 5, yun na, medyo kakalma na tayo. Mayroon nang iiyak dyan, yung kaibigan iiyak at mababaliwala ang kanilang mga pinag-usapan. Kasi iba kung magdala si President Trump. Ayaw niya ng gera. Ang gusto niya, yung proteksyonan ang American interest sa ibang bansa, balam lang muna kaya. Ano lang siya, yung trade. Nung siyang presidente, medyo may away sila sa China. Kailang yung negosyo. Trade. Gusto niya hindi maalkansi ang US. Kasi America first ang kanyang policy. Oh, panahon niya, nakikipag-dialogue siya kay President Putin ng Russia. Nakikipag-dialogue siya kay President Kim Jong-un. No? Basta sa North Korea. So, ito yung presidente na ayaw ng gera. Yan ang kailangan natin. Ito yung presidente na nag-withdraw sa NATO, yung North Atlantic Treaty Organization. Yan ang dahilan kung bakit nagkagera sa Ukraine, Russia, kasi inimok nila ang Ukraine na magpa-member sa NATO. Ah, doon nagalit si President Putin, kasi once nga naging NATO member si itong Ukraine, delikado na ang Russia, kaya inunahan niya, in-invade niya. So, makakaiwas tayo sa gera basta si President Trump ang manalo sa Amerika. At ito sa performance sa debate na ito, medyo alanganin na ang best friend ng ating presidente. Let's pray, kasi may susunod pang debate. Basta apektado tayo kung ano ang resulta sa US presidential elections. At yan nga mga kabalits natin, no, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at tugon dyan, ukol nga rito sa talagang lagay natin, no, tungkol nga rito sa mga bansa nga nais tayong sakupin, no, talagang bigyan ng hindi magandang hakbang nga na kung saan itong digmaan umano itong gera, talagang maaari umanong maiwasan kung nga si Donald Trump daw umano ang tuluyang nga magiging pinuno nga, no, ng US nga na kung saan ito ya ayaw nga daw umano sa gera, o talagang ito ya nakikipag-usap o talagang nakikipag-negotiate dito sa mga kalabang bansa nitong US, kagaya na lamang nitong China at itong Russia nga, na kung saan patuloy nga daw umano nga maiiwasan itong mga digmaan o labanan kapag tuluyang naupo itong si Donald Trump nga, na malaki nga daw umano ang tila nga ba no pagkakataong nga maging pinuno muli ng US nga, na kung saan napatuloy at patuloy nga na nagiging mainit nga yung banggaan nga ukol nga umano sa presidential debate nga dito nga no sa US, na kung saan kapag tuluyang nga naupo itong si Trump, talagang maaaring maligtas umano yung ating bansa sa tangka at talagang pupwede nga mga labanan o gera nga daw umano. Na ito nga daw kasing si Trump talagang umano ya puro negosyo. Na itong si Trump nga daw umano talagang patuloy na umiiwas dito at talagang hindi nga ito yung gusto nga maging hakbang yung pakikipagdigma nga, na hindi kagaya nga daw umano dito kaya Joe Biden na talagang dito maaring ito daw umano ang maglagay nga ng talagang mga digmaan dito nga no sa US at dito sa mga kalaban nitong mga bansa nga. Na ito nga daw umano ang maaring makapag-iwas sa atin dito nga sa napipintong mga labanan o gera nga, lalong-lalo na dito nga no sa West Philippine Sea, na talagang mainit itong mga checkwang to no sa ating bansa. Na kapag ito nga daw si Trump ang naupo, na talagang mag-iiba daw umano ang ihip nga ng hangin ukol nga dito nga sa ating bansa sa pagitan nito nga mga checkwang to o mga bansa nga
talagang nais tayong gawan ng hindi magandang hakbang, no? At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PH News TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yun, mga kabalits, tumulang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits!